Isa siyang sikat na designer, renowned designer. Sobrang humble pa rin siya, grounded. Mr. Abel Bacudia. Hello, girl. Abel, mahirap bang bihisa ng isang taong sobrang powerful and then ina-idolize mo siya? Mm-hmm. Tapos finally, it's like a dream come true na bibihisa mo incoming president, di ba? Actually, di pa kami nakikita ni BBM. Tumakbo ako ng EDSQ dito sa EDSA. Nakakatawa kasi di ako pinapapasok. Noong first meeting mo with President-elect BBM, kamusta? Mabait siya. Kilala naman natin kung sino yung mga Marcos. So, iba yung taste kasi nila. Wala pang formal introduction sa aming dalawa. Channel, and this time around, may guest ako, kaibigan ko to. E ang rason kung bakit ang ganda ng jacket na suot ko, yes, di ba, nakikita niya naman. Isa siyang sikat na designer, renowned designer, and ang dami niya nang narating sa buhay, but you know, what keeps him different from the others is sobrang humble pa rin siya, grounded. Mr. Abel Bacudia. Hello, girl. Thank you so much. Kumusta ka na, sis? Ito, busy-busyhan ng konti, pero blessing naman, kasi di ba, we have ilang years tayo na walang work, so nagka-pandemya tayo, so bumabalik ngayon. Oo, di ba, ang bait ni God, no? He knows when to give it to the right person at the right time. Yes. Saka importante, buhay tayo at hindi tayo nagkakasakit. Correct. Amen, amen. Alam natin lahat na nung during the campaign naging busy ka, isa ka sa mga talagang palaban na supporter. Paano ka ba nag-start kay incoming president-elect? Well, because I think yung mga cancel culture before, di ba I told you before? Pero may reason naman siguro kasi nagawa yun kasi nagiging strong yung isang tao. Mm-hmm. Tapos doon kami nagkakilala ng mga supporters actually ni BBM. Mm-hmm. And then yung mga kaibigan ni Lisa, ni Lam. Mm-hmm. So yun, nag-connect-connect na, naging okay. And then, because of that jacket, napansin ako ni BBM. Doon na nag-umpisa yun. Ano ba to? Yung jacket na ginawa mo for President-elect Ferdinand Bongbong Marcos, is ano to? Regalo mo lang sa kanya? Actually, it's a gift. Uh-huh. It's a gift. Tapos si Jay, the makeup artist ni BBM, is... Uh-huh. Is a good friend of mine also. So matagal na kami nakikita. So nakita niya yung label ko na Abel. Oh sir, close din siya kay Lisa. Gumagawa rin siya ng makeup kay Lisa. Tapos sabi niya parang, oh Jay, kailangan ko na parang gumagawa ng mid to order ng pang everyday niya, pang campaign na red. So ma'am, sabi niya, bakit hindi natin i-try si Abel? Mayroon din siyang friend na si Joe Smith Medina. Okay. Yun, yeah. Parang So medyo nagkakwento-kwento. So I know Jim. So yun, doon na nag-umpisa. So pinatawag ako nila na super super bait si attorney, the first lady. The first lady. Nung anong first impression? Ito bang first ever mong meeting ng President Abel? Mm-hmm. Actually, di pa kami nakikita ni BBM. I have photo, pero wala nang po-photo lang. Pero yung pakilala, oh, this, I'm Abel. No, walang ganun. Wala pang ganun. How's the first meeting? With the President-elect? May 9, mga alauna yata. Si Sasot, sabi sa akin, oh, bakit wala ka dito? It's a big victory for... Sabi ko, no, it's okay kasi I just came from Mike DePinsor din. So doon ako nag-dinner sa kanila. So sabi ko, hindi na ako pupunta kasi alam ko naman na panalo na. No, dapat nandito ka. So tumakbo ako ng EDSQ dito sa EDSA. Nakakatawa kasi hindi ako pinapapasok. Pati si Arnir Ignacio, hindi na ako. But we understand naman kasi syempre dapat protocol. So pumunta kami sa isang party. Parang nagkita-kita yung mga supporters. So second time kong ma-meet sila. So yun, nakita ako kagad yung Abel! Pero si BBM, kinakalabit siya ni Maharlika. You know Maharlika? Yeah, of course! Oh, actually, regards daw. Tapos sabi niya parang, Abel Design, kinakalabit niya si BBM. Kasi naiyak. Siyempre, hindi ka na ang dami-daming tao. Siyempre, ang daming inaasikasa niyo. Siya po ang gumawa ng damit mo, ganyan-ganyan. Sabi ko, hi po, sir. Ikaw. So, siyempre, gano'n. So, yun lang. So, wala pang formal introduction sa aming dalawa. So, ang mas friend mo talaga, si Madam Lisa? Pinifriend ko. Okay. No, hindi kasi yung first meeting kasi namin talaga, syempre alam naman natin na medyo yung powerful na babae. Uh-huh. So ako naman parang behave lang. Uh-huh. So yung parang nakita niya ako, Abel, thank you so much for coming. Tapos naramdam ko 2 times niya akong hinag. Uh-huh. Naramdaman ko na talaga ay totoo tong tao. Uh-huh. Kasi tayo naman, di ba, mararamdaman natin. Kasi exposed tayo. Alam mo naman. Oro ka. Diba? Nung first
meeting mo with President-elect BBM, kamusta? Mabait siya? Actually, ko na matandaan kasi parang na-shock pa rin ako. Alam mo, this is the second time na na-starstruck ako. Unang na-starstruck ako kay Mother Lily before pa. Mother Lily. Totoo. Tapos ito, parang di ako makapaniwala. Kasi di ba, ina-idol natin yung mother. So, lalo na ako sa fashion and arts. Icon eh. Icon yung nanay niya. So, sabi ko, oh my God, ito pala siya. Tapos, nakita ko lang yung skin niya, yung parang ang daming kamot. Ay, talaga? Oo. Tapos nakita mo talaga? Mala kasi naghawakan kami ng kamay. Nakita ko talaga, oh my God. Tapos ang daming kawawa, ang daming sugat. I mean, yung mga kalmot. Wala lang sa kanya. Tapos second time pala na-meet ko siya sa HQ. Nagtitext ako kasi I think magsusukat ako doon sa mga friends niya. May dumaan, sabi ko, nagulat ako, magsi-CR siya. Sir. Tapos, lumiti lang sa akin na ganyan. Pero hindi pa kasi ako nagpapakilala ng gano'n. Tapos, paano tumawag ang office ng BBM na gusto nila ikaw nang gumawa ng mga everyday clothes? Because of Jay Herrera and Mitoy Santa Ana. Ay, mga stylist? Stylist, yeah. So, si Mitoy naman nakakatuwa kasi bago niya ipadala sa akin yung peg niya, nagawa ko na. Kaya naging close kami. So, envision mo na yes. Kasi yung na-inspired ako pag ginagawan ko ng tayo naman mga artist like you as an artist, mayroon tayong iniidolo bago gawin natin isang bagay. Ikaw sa acting, so sinong peg mo. Ako naman, ever since talaga, gusto ko talaga yung mga damit ng tatay niya. Invite me doon sa kanilang San Juan na mansion. Tinignan ko talaga yung kanilang mga old na barong ni late Ferdinand Marcos Senior. So nakita ko talagang tinubulok-dagdag ko talaga ngayon. So, mahilig siya sa stripe. So, ako naman medyo konti na lang touch ng konti. Kasi, iba naman yung personality ni Bibi. Although, ang kanilang sukat is pareho. Ay, talaga? Yes, saka hindi ko pa siya nasusukatan. So, paano yung tansya-tansya lang? Sinabi lang sa akin ng stylist sa kanina, medium siya. So, kinocompare ko parati yung photo niya. Kasi marami akong photo niya. Pinag-aaralan mabuti. Tapos yun, ang kanyang mga friend din, si Attorney Vic is the wife is friend din namin, si Attorney. Ako rin ang gumagawa kay Attorney. Doon na nag-connect. Tapos yung mga executive secretary pa, si Yeye Viva, si Pinky Romualdez, I'm sorry. Yun, nag-connect na kami. Mahirap bang bihisa ng isang taong sobrang powerful and then makikita mo siyempre, ina-idolize mo siya. Tapos finally, it's like a dream come true na bibihisa mo incoming president, di ba? Is it hard? Marami bang protocol? Ano ba? Pwede ba i-divulge yan o hindi? Depende. Depende. Kasi, siyempre ito nasa taas na sila. So, kilala naman natin kung sino yung mga Marcos. So, iba yung taste kasi nila. So, what do you expect sa akin na galing naman ako ng provincia, hindi naman ako ng pag-aaral, wala akong formal education. So, parang true talent lang talaga. So, yung... Besides true ganda lang. Yes! parang ganun. So, I think nakatulong din sa akin siguro yung mga short courses ko and abroad na parang dapat komportable isang napag-aaralan kasi yan eh. Ano bang sinusuot ng mga ito? Kasi dapat dignified kang tingnan, lalo na sila. So dapat hindi makate yung damit. Si BBM kasi is laking London. So komportable ang gusto nila. Comfy dressing, street dressing. Hindi sila yung dikit sa katawan. Dahil dyan, sis, Abel, meron kami hinanda sa'yo. Dahil talagang dito namin masusubukan gano'ng kakagaling. Meron kami pinipare mga pictures na mga design ng mga clothes. Sino ang na-envision mong mga artista o politiko dito sa design na to? Sige. Ito ha. Uunahin namin itong design na to. Yan. Sino na-envision mo sa design na gano'n? Wala. Wala? Si Harry Roque. Kita mo. Hoy, hindi na. Nag-play-safe, bawal mag-play-safe ka. Kasi pag nag-play-safe ka, may consequence kang katapat. Hala? So, sino nakikita mong politiko o artista na tingin mong kayang-kayang dalhin to? Nako, sino ba to? Si Kim Chu na lang. Ayun yung mag-consequence din. Okay, dahil dyan, di pa kami tapos. Eto, sino nakikita mo sa design na yan? Paano mo ma-explain yung design na yan? Avant-garde, parang construction kasi yan eh. Pero hindi kasi siya wearable din. Hindi ka makakaupo kasi tingin na masisira yung electric plates niya. Parang man na SpongeBob. No? Pero yung upper niya is okay. Yung pants skirt lang niyang hindi. Etong susunod yan, sino nakikita mo dyan na babaeng politician o artista na sa tingin mong kayang dali niya? Naku, si Ai Ai. Dila si Alex. Oo, di ba? Oo nga, si Chai Ai Ai. Kayang-kaya. How about this one?
yan, patatsulok. Si Ai-Ai pa rin. Dapat iba. Bawal magulit. Oh, sige, sige. Oh. Mahirap naman ito. Ha? Sino sa tingin mo? Local lang, no? Local lang. Wala. Hindi nga pwede. Magko-consequence ka. Consequence na lang. Consequence ka, okay. Okay. Pwedeng patingin sino ang huling ka-text mo sa cellphone? Ikaw. Ha? Ako? Love life, wala ba? Ay, wala. Ay, talaga, wala kang love life. Ay, ito pala, sorry. Sino mga ka-text ko? Ayun, ikaw. Ako talaga? Oo, ito. Ito ang ka-text ko, oh. Patingin? Ayun, oh. Pangalawa yun, in-skip mo yung isa. Hindi ko pa binabasa. Ayan, ah. Kita ko na. No, this is my brother-in-law. Hindi naman yan ang tinatanong ko, yan. Ayaw mo sagutin kung sino yan. Si JV. Ah! No, tumutulong siya kay BBM. Okay. Friend, client ko siya. Ginagawa ko siya ng clothes ngayon. So, Sisabel, where do you see yourself now? Now that na binadamitan mo ang pinaka-powerful na lalaki sa ating bansa, how do you see yourself? Ako kasi nakikita ko yung sarili ko for now. Mm. I think tumulong yung mga tulad ko before. Kasi ito na eh, nakalapit ka na. Mm-mm. So it's about time naman to give back sa mga taong katulad ko na hindi naman nabibigyan ng chance because hindi nakakapag-aral ng fashion school or something like that. So salamat kasi mayroon na tayong mga internet. May YouTube tayo. So paano naman yung mga gustong designer ng mga bata na walang internet? Siguro gusto kong mabigyan yung mga sa probinsya, yung mga bata na gustong maging designer. Uh-huh. Gusto kong magkaroon sila ng training. Uh-huh. Tapos ibigay natin sa mga manufacturer dito sa Pilipinas na i-train natin sila. Uh-huh. Na tapos may maganda silang magiging trabaho. Pero paano mangyayari yun? Siyempre because may support tayong government natin. Uh-huh. Tapos mag-innovate tayo ng mga bagong mga local fabric natin. Uh-huh. Na dapat hindi lang forever na nating nakikita yung sinamay na pangbalot ng bouquet. Bakit hindi natin gawin naman ngayon parang damit na nalagay sa washing machine, nalalaban ng ganun. Mm-hmm. So I think nakikita ko yung sarili ko na magkakaroon ako ng konting power na para tulungan yung mga batang... Hindi mo si Attorney Vic. Hindi, pare. I think pa naman sa kanila yon. Okay, kasi diba si Imelda naman kilala naman natin sa Art and Cultures. Oh, their family is really known to be helping mga artists. Mga bago, sibols. Ang ganda naman. Yung mga raw talent natin sa probinsya. Kailangan nila talaga. Kasi hindi natin akalain yung mga itong mga batang ito magiging sikat na designer din. Kaya lang wala talagang connect na pumunta dito sila sa Manila mag-aral. Kasi alam mahal mo, eh. Kaya ka blessed kasi marunong ka mag-share ng talent mo. Kasi may mga ibang tao, designers, hindi na ako mag-name sa madamot silang i-share yung ability nila or yung talent nila sa iba, di ba? Kasi feeling nila parang, baka makuha yung style ko and maungusan ako, di ba? Siguro, respeto natin. Mm. Pero ako kasi yung tao na parang, hindi mo naman madadala yan eh. Mm, so in the end of the day, may mga taong, oy, ito si ganyan, natulungan ako ng ganyan. So, yun. Si Isabel, marami nagtatanong, saan daw nila mabibili tong jacket na to? And then, dun sa Instagram ko, yung post kong polo shirt, gawaan din ni Abel Bakudyon, saan sila makaka-order? Actually, sa BBM collection. Uh-huh. Ginagumawa talaga sa Facebook page. Uh-huh. Nakakatuwa kasi, hindi ko na-expect na mag-ganong karami. Uh-huh. After nung naupo na si BBM, nanalo na, mas dumami talaga sila. Oo, hindi ko ini-expect. Kaya ano bang nangyayari sa mga ito? So, ibig sabihin, silent lang talaga sila. Correct, oo. Oo, hindi sila maiingay. Tama, tayong mga BBM supporters, di ba? Yes, alam na. So, invited? Yes, please. Saan ba dito? Here. Ikaw mamili kasi sa camera, tatlo yan. Dito. Parang ang yaman-yaman. Di ba, alam na. Yes. Punta lang po kayo sa Instagram, sa Abel Bakuyo. Pwede po kayong mag-order din. And then, mayroon po akong Facebook page, yung BBM collection po. Yun po. Yeah. And sa mga gustong magpagawa ng napakagandang mga barong, actually, ginawa niya si Congressman Jay Kong, yung napakaganda. Anyway, sis, again, thank you so much for guessing. Ganito lang kabilis? Yes, maraming salamat sa isa. Ay, tapos na? Oo, kasi ayaw mo mag-reveal ng mga pangalan. Pero maraming salamat. Alam mo naman, ayaw nating mabash. Oo. At saka, naniniwala ka na hindi dapat nagka-cancel, di ba? Kasi mga Pilipino, ang pangit pakinggan na tayo nag-aaway-away dahil hindi magkakulay yung sinusuportahan natin. Mm-hmm. Ang kulay lang naman natin para is yung atawat natin, red and white and blue. So, yun lang dapat. So, magkakaisa rin yan. Correct. Magkakaisa rin yan. Pero kailangan din na kasi nating tulungan yung gobyerno. Kasi,
panay tayong reklamo na hindi tayo umunlad. So, natalong na diba natin yung mga sarili natin na hindi pa tayo ang may problema. Mm-hmm. Diba? Hindi tayo nakag... Saka dapat hindi lahat ng kunyari, pag may hindi ka isang gusto doon sa presidente, eh, people power nyo na. Hindi na natin natapos yung girl. No, every time na lang na may naupo. Ganun na ba tayo? Oo, diba? Parang... Ayoko na talaga mag-presidente. Kasi pala presidente ako. First lady na lang. Magre-revolution sila, magpi-people power, hindi papatapusin yung term ko. Ayoko tuloy. Ah, alam mo, next time ako naman mag-i-interview sa'yo. Ha? O sige. So, thank you so much. Oh, thank you. I wish you all the best. Thank you. You deserve all the blessing kasi thank isa ka sa mga designers na may mabuting puso. Mm-hmm. Alam ko yan, simula nung nag-moments ka, nagbe-berta-berta, kalukalakaan ka, sinisend mo sa akin sa FB. Nung times na nilulutuan mo ko dahil bored ka sa buhay mo nung pandemic. Pero nalaman ko during this pandemic na hindi lang kita kaibigan for a season, but kaibigan kita author out. Kaya I am so happy for all gusto ko blessing. Yung season. Diba? Star for all. Kona si Abel Bacudio, designer for all season. Diba? Alam na. Thank you. Thank you.